Sakit po sa ulo ng BPI Online. Pati yung savings po namin apektuhan ng duplication of charges. Nag-issue po ako ng check-in na 80,000, tumalbog tuloy. And for sure, may penalty charge yun. Ano po ang liability ng BPI dito at pwede ko po bang ipa-waive yung penalty charge? Ayun, napaka-timely po, Attorney Mimi. Kakasabi mo lang kanina, no? So talagang masasabi natin, nag-viral itong issue na to ng BPI online, no? In fact, may transaction nga ako kahapon, sabi niya, wag daw yung BPI. Kasi nga daw may errors, no? So buti nasabihan pa nga niya ako. Pero at this point, at pwede nating sigurong suriin bakit kaya nangyari yun, no? Ang kasing nasasabi sa news din, ang yung nire-report din ng BPI, ay meron na parang system malfunction din sila. So at this point, since tinatanong ng ating kasambahay, no, kung ano ba yung ultimate question niya, ano ba yung liability ng BPI? So right now po, alam naman ho natin na ang mga bangko, lahat ng bangko ay sinusupervise ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ng BSP. At itong kung lumabas yung balita na yan, eh nag-launch na rin ho sila ng investigation nila. And in fact, since medyo bago pa ho yung issue, no, under investigation pa rin kung ano ba talaga yung nangyari. Pero at this point in time, kung pong titingnan natin is, lalo na system malfunction yan, malamang ho, wala naman sigurong kasalanan yung user, no, in this case, yung ating kasambahin na nagtanong. So, in short, yung dumilitaw na fault or negligence ay likely, no, we're not saying na meron talaga, but likely ay nasa BPI, no? So, pagdating sa ganun, since may system failure yan, or hindi natin alam, baka mismong may tao pala sila na nagkamali, no, for some one way or the other, pwede hong maging liable yung bangko. Not specifically, not only BPI, no, or any other similar instance, no. Pwede hong maging liable ang bangko kung ang fault or negligence ay nasa kanila, no. Pwede hong sa system nila yan or sa kanilang mga empleyado. So in this case, lalo na pag napatunayan nga, no, through the investigation of the BSP, sumusunod ho kasi tayo sa mga pronouncement din ng BSP na pwedeng mag-impose din ng damages, no. When you say damages, di ba, in this case, yung specific case po nila is nagkaroon ng duplicate charges or duplicate debits, no. Ibig sabihin nun, kung ang sabi nga nung ano natin is, nang nagtanong is, nag-issue daw siya ng check for 80,000, 80,000 yung inisyo niyang check, pero ang nabawas sa account niya, 160,000. So, dumoble. So, ang kailangan gawin nun, yung sinasabi nating liability now is, hindi lang po sa limited sa pagbalik nung sobra. Kung hindi, ibabalik na nga yung mali na ibinawas sa account niya at meron pang karagdagan damages or meron parang pangpalubag loob na gagawin yung bangko. Basta, mapatunayan nga na ang bangko talaga ang nagkamali, and at this point, tinatanong din siguro nung nagtanong sa atin is, for sure may penalty charge yun. Pwede po ba niyang pa-waive? Ako, nakikita ko rin lalo na, at fault nga ho siguro likely, yung bangko dito is, hindi na nila i-impose yung usual na penalty charge dahil nga nag-cause ng, kumbaga, overdraft yung checking niya because of that double posting. No? So, I don't think na mag-i-impose sila ng penalty charge. And of course, pwedeng ma-waive itong mga charges or other fees na pwede nila singilin dahil nga dun sa pag-overdraft ng checking niya. No? So, because of this, basta mapatunayan nga, and I think very likely naman ho na may mali talaga dun sa nangyari. So, I'm very sure that these banks, lalo na malaki hong bangko to, eh talagang gagawa nila ng paraan yan para makabawi sa mga use, sa mga depositors nila, sa mga clients nila sa nangyaring to. Pero at the end, may liability sila pag napatunayan.